my channel, this is Wonderla. So for today's topic, it's about pag-usapan natin yung goals. Alam naman natin na all of us, may kanya-kanya tayong goals sa ating buhay. Yung iba siguro gustong within a year, gustong makapag-asawa. Yung iba naman gustong ma-adapt yung healthy lifestyle. Yung iba naman ay gustong makapag-ipon kung ano man yan. Para sa pag-abot natin ng ating mga goals sa buhay, it requires hard work. It requires sweat and blood in order for us to achieve. So ano nga ba yung mga tips lang na gusto kong ibigay sa inyo in order for us na ma-attain natin yung ating mga goals sa ating buhay. Number one is, kailangan yung goals natin ay attainable or achievable or it is realistic. Hindi yung nangangarap ka. Sabi nga nila, mangarap ka or kailangan may goals ka. Huwag mo naman masyadong malakihan na mahirap mo ding abutin. Halimbawa, gusto mong mag-ipon ng 1,000,000 within a year wherein yung range ng yung sahod ay nasa 20,000 lang. So how can it be na makapag-ipon ka ng 1,000,000? Walang masama na mag-set ka ng goals na malaki as long as it is realistic na kaya mo siyang abot. Kasi pag hindi, of course, andyan yung frustration na hindi mo siya, pag hindi mo siya nakuha. So, kailangan attainable, kailangan achievable. Another one is, gusto mong makapag-asawa within this year, pero wala ka namang girlfriend. So, paano mangyayari yun? O, diba? So, kailangan mo munang magkaroon ng girlfriend bago ka makapag-asawa. Yan ang mga goals natin na gusto nating marating na kailangan achievable siya or realistic. Number two is, kailangan meron kang target or deadline or meron kang timetable. It's either short-term or long-term na goals natin, kailangan meron kang iset na timetable, meron kang target. Kasi pag wala, you are just hitting na, halimbawa, katulad sa dart, di ba, meron siyang pinaka-center para yun ang pinaka-target niya. So, kung wala kang target, you are just like hitting anywhere at saka ililipat mo yung target board mo. So, hindi pwedeng ganun. So, dapat meron kang timetable. Halimbawa, within this year, gusto kong mag-ipon ng 100,000. So, kailangan within this year. So, after that, gagawa ka ng, number three is gagawa ka ng strategy mo or game plan kung paano mo ma-achieve, paano ka makapag-ipon within a year ng 100,000. So, yun ang tinatawag natin na game plan or meron kang strategy. Just like sa battle. In winning a battle, kailangan meron kang strategy, di ba? Hindi lang basta na sugod ka ng sugod na hindi mo alam, tira ka ng tira, hindi mo alam kung ano na yung tinitira mo. So, kailangan meron kang game plan in order for you to win the battle na surely na mananalo ka. Na just like na you are just hitting anywhere, na wala lang. May goals ka nga, pero wala ka namang target or wala ka namang game plan. So, kailangan sama-sama ang mga yun in order for you to win the battle, in order for you to achieve your goal. So, kailangan may game plan ka. Halimbawa, I want to adapt a healthy lifestyle. So, kailangan kong i-change yung mga habit ko. Kailangan kong i-align yung actions ko sa aking goals. Kung ano ba yung gagawin ko na in order for me to, it will help me to move closer para ma-achieve ko yung aking mga goals sa aking buhay. Ganun. So, kailangan meron kang game plan or meron kang strategy para sure win. O, di ba? Kahit nga, di ba, sa paglaro mo sa, halimbawa, sa mga bingo or whatever, basta kahit anong laro, kailangan meron kang strategy talaga. Kahit sa chess, kahit sa ano man yan, kailangan meron kang sarili mong strategy in order for you to win. Na just like na, ano, patatalo ka na lang. O, di ba? So, another one is, kailangan grounded or yung motivation mo. Kailangan motivated ka. What made you decide na ganyan ang goal na gagawin mo sa buhay? Halimbawa, gusto mong mag-asawa within this year. Kasi, o, di ba? Kailangan mong mag-asawa kasi you are running out of time. Parang ganun. Or you are getting older, so gusto mo nang mag-asawa. So, what made you motivate to make that goal? Gusto mong ma-adapt yung healthy lifestyle, o diba? Kasi gusto mong magiging healthy. Gusto mong hindi lang basta na para maging sexy ka.
dahil lang nakita mo sa ibang tao na ganun ang ginagawa. Kailangan you are grounded and motivated. Yung reason behind bakit mo gagawin yan or bakit yan ang goal mo na gusto mong marating. And then another one is kailangan meron kang support system. Kasi kung minsan darating at darating talaga sa point na yun bang panghihinaan ka ng loob. Pero make sure na yung isharean mo ng mga goals mo or yung mga plano mo, kailangan suportado ka or nakakaintindi sa'yo. Pwedeng mga kapatid mo, pamilya mo, mother mo, father mo, friends mo, whoever na naintindihan ka at suportado ka. Kasi once na hindi ka nila suportado, they are the first one na magdi-discourage sa inyo. So, saan ka pakukuha ng support mo kung nanghina ka? And then suddenly yung nakapalibot sa iyo, ganyan din na i-discourage ka. So, 'di ba? So mahalaga yung support system pag sa pag-abot natin ng ating mga goals. So, 'yun naman guys. I hope na nakapagbigay ako ng konting idea kung paano natin kasi nga there's no shortcut sa pag-abot ng ating mga goals, sa pag-achieve ng ating mga goals sa buhay. Walang shortcut talaga 'yan. Kailangan mo talagang paghirapan, kailangan mo talagang you need to work harder in order for you to achieve, in order for you to attain your goals in life. Tandaan natin na hindi masama ang mangarap. You have a dreams and you have your goals. So kailangan yung goals natin ay kailangan achievable, kailangan meron kang target or deadline kung kailan mo gustong ma-accomplish yun. And the third one is kailangan meron kang game plan or strategy. Number four, kailangan well-grounded or yung the reason behind. Kailangan you are motivated to do it kasi no matter what. Kasi darating at darating yung panahon na panghihinaan ka. If you are not motivated, gi-give up ka kaagad. And then number five is, pwede namang wala, pero para sa akin, talagang mas maganda na meron ka talagang mga support system or mga kaibigan na willing to encourage you in times na pinanghinaan ka. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. My next topic is, I will differentiate kung ano yung pagkakaiba sa dreams, ng dreams sa goals kasi malaki yung pagkakaiba nila. Kasi maraming tao ang parang na-mix up sila na yung goals, dreams is just a dreams. Goals is goals and it's different. So yan ang next nating topic. Maraming salamat sa inyong lahat guys. God bless everyone. And be a blessings to others. Thank you so much and see you on the next one. Wanderlust here. Bye!